samahan sa media. Gusto natin pakinggan muli si Kamari, no, para susunod yung iba pang magsasalita. Yung pagtutol ng Zelda sa paglilibing ni Marcos sa libingan ng mga bayani at ang pagpapahayag ng Zelda na disgusted din ang Zelda sa mga pangyayari ngayon, mayado din sa pag-distribute ng share ng 1,000 US dollars sa mga biktima ng Marcano. Kanina po sinabi ko na ang Zelda ang namuno sa pagkakaso kay Marcos nung ito ay napatalsik sa pwesto, pinatalsik ng mga mga Pilipino sa People Power 1-1. Bago po yung People Power 1-1, ay isang mahabang makasibaka ng mga mga Pilipino at karamihan dito yung mga nakulong ng mga kasapi ng Zelda, ang mga nangunan. At kahit na nga po nung napatalsik si Marco, ay walang ginawa ang Tory Aquino government para sinilin si Marco sa kanyang mga kasalanan sa human rights violations, lalo na at kahit na mo sa plan din, yung pagnanakaw sa kapangyaman, yung conjugal relationship at yung pamilya. Kaya nung pong 1986, talagang nag-isip ang Zelda kung paano habulin si Marcos legally. No? At nakita namin na ayon doon sa sinabi ko kanina na mga leader ng Zelda na pinabibilangan noon ni Don Chino Roses, Dr. Melesio Presidente, Katan Gizmano, Dean Armando Malay, si Juliet Bilima Sison, si Fidel Alcawili, si Talan Duglalia, yung mga tawagin mo namin ay mga ano yan, mga personalidad na malalaki ho talaga ang kanilang kontribusyon sa paglaban sa diktadura noon. Sila ang nagdesisyon bilang nasa board ng Zelda na magkasakay para sa kami. At maganda naman po ang sa tingin namin ang naging kinalabasan dahil nga ang Federal Court of found Marcos guilty of human rights violation, especially crimes against humanity. Ang nakatakot lang po ngayon ay may mga tao sa Kongreso at mukhang buhay na buhay at mga galamay ni Marcos dito sa Kongreso na nagmamadali at sabi nga namin, and in earnest pursuing the proposal to bury Marcos sa libingan ng mga bayani. Sabi namin, we find this trophy unacceptable in a travesty of history. At talagang disgusting para sa amin dahil malaking insulto dun sa mga biktima na nagbuwis ng buhay, lalo na po dun sa mga wala na sa piling namin na yun. Mga pinatay, mga dinukot na hanggang ngayon ay hindi nakita, mga pinahirapan, mga nagbuwis ng buhay. Kaya sabi namin, sana isip-isipin ng mga kongresistang ito na parang ano yung tawag ko doon, parang thief in the night dahil nakita nilang, akala nila siguro hindi na sila makakarinig sa mga biktima dahil ba may pinamimigay ng pera sa mga yan o bubusala na natin ang bibig na yan o kaya napayag na yan na ibigay si Marcos sa hindi nga ng mga bayani kasi meron na silang $1,000 each. Eh hindi ko ganun. Ito yung sinabi ko kanina, yung check yung pinaminigay. Para mo sa amin, hindi ito ordinaryong pera. Ito ay patunay na nandoon kami sa isang grupo na lumaban. More than the money. Ito ay patunay na lumaban kami doon. Hindi nagsawalang tubo sa panahon na napakadilim ng kasaysayan ng Pilipinas. May mga tao na willing tumayo at mahindigan para ipaglaban ang mga karapatan ng mga mayan. Yun po ang ibig sabihin ng check-in ito. Kahit sabihin niyo, isang pera lang yan. Yan lang ang patunay dahil dito sa bansang ito,
wala sa history book na may mga lumaban sa mga, ewan ko, ngayon din yung new society pa rin ang tinuturo ko sa mga bata, nakakahiya. Kaya laging-lagi nasa kamay ng mamamayan ang paglaban at paggawa ng sarili nating kasaysayan. At ito ang gusto namin magawa dito sa Jesus, na ipakita sa mga bagong generasyon kung ano ang ginawa ng panahon ng sabi namin. The darkest years of our history. Ang mga taong gumagal. At sana ay yung ibayahin ng ating mga kapatahan. Huwag kalimutan ngayon. Yun ang gusto namin ginawa. Kaya kami tumalaban doon sa pagpapaligid kay Maro sa libingan ng mga bayan. Kahit napaka-symbolic lang ng libingan ng mga bayan dahil hindi naman talaga mga bayan ang mga libingan. Ayaw pa rin na maipigin doon at sabihin na siya ay bayan. Dahil hindi siya bayan, natalsik siya ng maam ng Pilipino. At tayo ay nagtagumpay na tayo sila siya. Ngayon, kung naman hindi ko sa paminigay ng sinasabing share ng mga biktima doon sa settlement agreement, papahayag din kami ng aming pagkadismaya dito sa ginagawa ng Atty. Chief at Atty. Chief na hindi man lang biglaan na puno o kahilyan ang mga biktima. Pinapipila doon sa init ng araw kahit na may sakit i-re-require na pumunta doon sa CHR. Kaya nga yung isa namin kasama kahit may sakit pumunta doon, pero talagang nagismaya siya. Literally nagkulak dahil wala siya sa listahan, wala siyang nakanta at may sakit siya. Palipaan din talaga sa mga kasama namin. Kaya sabi namin kay Atty. Chief sana nakikipagtulungan siya sa organisasyon ng mga biktima. Inaako ng SELDA yan dahil kahit po nung nagkaso kami kay Marco, ang SELDA ang nag-endorse kay Atty. Chief sa mga biktima, hindi niya kilala yan. Ang SELDA ang gumawa ng mga tumulong sa paglilista ng mga biktima. Ang SELDA, kami ang nag-invince sa mga kaanak at sa mga kasama namin na tumulong tayo sa pagkakaso kay Marco. Wala ko kami sinisip na pera. Panahon na yun. Kaya marami na sa amin ang hindi nag-file pa eh. It's more than 5,000. Marami ko ang sabi. Bawa ko ang namatay na si Monica Atienza. Talagang hindi siya nag-file. Sabi niya, hindi kayang bayaran. Sabi ko, hindi naman pera. Pero kahit na sa prinsip yun na amin na nag-file. Claim. Hindi kayang bayaran at hindi ako nagpabayad. Hindi rin naman tayo lang nagpapabayad at ayaw naman natin magbayad. Kaya lang, ito natin patunayan dahil ang yabang-yabang na emenda na wala raw sila nilapastangan para patanggit sa akin. Kaya sabi namin, makarating man lang tayo ng 10,000. So, more than 10,000 po ang nagpapayad. Hindi yung sa pangyayari. Ayun, dito sa paminigay, yun ang unang tanong namin kay Atty. Chief. Bakit yung original 9,539 ay 7,526 na naman ang nakakatanggap? Yun mo ang unang-unang namin gustong mapaliwanag niya. At gusto namin na i-reinstate niya ang 2013 class members na in-list niya sa Islaco. Pangalawa, ipaliwanag niya kung bakit ang mga kasamahan namin iba ang mga nakuhang notices, pero pagdating doon sa DHR, wala ang mga pangalan nila, kaya hindi natatanggap. Paliwanag din nila kung bakit yung iba, wala naman dalang notice, nandun ang pangalan at nakatanggap. May iba na walang notice, walang pangalan, pero dahil nagalit sa kanila, nagbigay sila. So yun mo ang ano, yun mo ang katakataka, napaka-arbitraryo, very arbitrary ang decision ng kung sino ang makakatanggap at sino ang hindi. At sinasabi namin kay Atty. Chief, ang perang ito ay para sa biktima.
ko ay makakarma siya at siya. At hindi niya ibinigay ito. Kaya sabi namin sa biktima, kahit na inilalaban pa natin na mapasama ang 2013 na victim, habang inilalaban natin yun, kuhanin ng mga nandyan ang pangalan ng mga lot. Kunin at tigiit ang kanilang karapatan dito sa share nila kasi tinag-agulit ito. Dahil ito ay para sa biktima at hindi lang isa para sa mga abogado, para sa mga. Kaya yun ho ang komisyon ng CELDA at yun ang inilalaban ng mga. Salamat, kasama ang Marie. At kasama nating dalawa dito, may notices na natanggap, ngunit wala sa listahan. Pakinggan natin si kasama.